Okay. Check 1, 2 sound. Sige, simulan na natin. Inumaga na tayo rito. Yo, greetings guys! Welcome back again sa ating channel. At sa mga bago rito, welcome din sa inyo. At sa mga luma, welcome pa rin sa inyo. At ngayon, nandito sa harapan nyo, wala ng box dahil there's some adjustment na ginawa namin. And yes, present ko lang ulit ang ating PBX1. Ayan, no? Okay, so itong ating PBX1, of course, it's a P-Bass na kasama sa J-Craft X series. And then, sabihin lang natin ulit yung specs. So, bago namin siya in-unbox, as usual, yung mga kasama niya, meron siyang gig bag, yung soft bag, and then meron siya ulit na cable. Ito. And meron din siyang itong kanyang free strap from J-Craft din. So that's the good thing kasi meron pa rin siyang libre. At ngayon pag-usapan naman natin ano nga bang bago rito sa PBX no, from J-Craft X series. So ito, pansin nyo naman kagad yung kulay pa lang and then yung mga hardwares. At sobrang pogi, no? Ang pogi niya for pasok na pasok lalo na kung ang genre mo ay rock. Kasi ang gamit ko before is yung classic sa rock. So classic P-Bass sa rock genre. So ito, pasok na to sa rock. Metal sound or metal, mga ganong mga style. Okay, so, sen, check muna natin yung specs. Okay, simulan natin sa kanyang mga hardware. So, sa kanyang hardware, meron siyang mga satin finish na hardware. It's the bridge, full black, even the saddle, black din, or satin black. Sa knobs, ganun din. Ito yung kanyang volume. Sa mga bago guys, pag P-Bass, ayan, dalawa lang yung control. Again, meron tayong volume control and then meron tayong tinatawag na tone control. And then yung butas para dito yung input nyo. Ayan, dyan yung ilalagay yung cable or yung jack papunta sa amplifier or sa mga pedals nyong malulupit. Ayan, lupit na mga pedals na mga basses. Yung iba gumagamit ang pedals, yung iba direct, deres, compressor lang. Iba naman nagpi-preamp. So, depende sa taste mo, depende sa genre na meron ka. And right now, pagdating naman dito sa kanyang pickup, mapapansin nyo, ayan, close yung kanyang pickup. So, parang style niya guys is active pero hindi po siya active bass kasi wala siyang battery sa likod. And even sa harap, so it's a passive guys. Passive yung kanyang pickup na naka-style lang sa active yun. Active style yan in short. Pero kasi yung maganda eh, bagay eh. Tapos pagdating naman sa kanyang pick guard, syempre gloss black pick guard. So, 3-ply siya guys. So, masasabi natin 3-ply kasi meron siyang black, white, and black na linya. So, 3-ply siya na pinagsama pagdating sa pick guard. Kasi yung isa nating LTX na Telecaster, ayan, yung LTX. Ano naman yun? 1-ply na black yung bago niya. So, ito naman yung ating bago, yung 2020 natin na PBX. Pagdating naman sa kanyang fretboard, mapapansin nyo dito na yung bago. Kasi yung dati is maple. Maple yung kanyang fretboard. So ito guys, real rosewood. Real rosewood na yung nakalagay na fretboard dito sa ating PBX. And then pagdating naman sa kanyang frets, it's 22 frets. And then pagdating naman sa kanyang neck, of course, maple neck. Maple neck siya guys. Meron din siyang metal hardware dito sa likod sa kanyang back plate or neck plate. So meron siya ritong contour sa likod. And then pagdating naman dito, meron din siyang contour dito sa side na to, sa armrest. And then black screws. Yeah, oh, totally all black siya guys. Pwera sa string. Pwede rin kayong tumingin ng mga string kung gusto niyo upgrade yung string niya. Ito naman yung tinatawag na modern tuning head machine. So it's black or black satin finish. Yan, 4 string lang siya, guys. So parang hindi siya yung ano, yung dati na clover, yung ganun, tatlo. So parang T-type siya.
yung modern tuning head machine. So pagdating naman sa kanyang nut, guys, ito yung tinatawag na PPS engineered bone nut. So ano pinagkaiba niya sa stock before na ano, yung plastic kasi yun eh. And then yung latest naman ito para sa PBX X series ng P-Base. Ah. So engineered, PPS engineered bone nuts. Sa strap pin niya, guys, is satin finish din. Pati yun nandito. Satin finish din. And what else? Ano pa bang mapapansin natin dito? Yeah, sobrang pogi. Ganda. Pasok na pasok sa genre na nga na rock, gaya na sinabi ko kanina. Metal. Of course, syempre, gusto natin malaman yung tunog, no? And by the way, bala, I forgot to say na ano, yung kanyang body is ano na siya, mahogany body na siya. So medyo may kabigatan ng konti compared dun sa dati. Okay, pero hindi naman siya kagayang kabigat ng ibang bass, but mas mabigat siya doon sa dati yung bass wood sa sobrang gaan nun. Kaya nagkakaroon ng neck dive. So far, ito ay mahogany body na siya. And yeah, so less neck dive. Kaya balance na yung kanyang bigat from neck and then sa body. So it's a point. Sobrang ano yun, big points yan para sa mga bases. So no neck dive. And then dito sa kanyang feels ng neck, it's satin finish yung liod, other points at nakadalawa na sa atin yung kanyang feels dito. Mas gusto ko yung satin para pawisin kasi yung kamay ko eh. Dating naman sa reference nung neck, it's a modern D. Hindi siya ganun kataba, hindi rin siya ganun sobrang payat parang yung C. Pero okay, ganun naman talaga ang reference ng P-Bass. Ngayon, pinakihintay ng lahat, syempre, ano nga bang tunog nitong bago nating P-Bass at itong PBX, X-Series P-Bass ng ating J-Craft. Of course, kakailangan natin ng ito, cable. So, this cable is handmade from, yours truly, Tune Lab Manila. And Tune Lab PH siya. So, saksak natin dito sa bass. Ayan. And then direct lang tayo dito sa ating V8 sound card dahil wala pa tayong proper interface. So no pedals, no ampli. So ito lang yung sound card diretso sa ating setup, sa ating audio and video. So sound itself to talaga ng bass. Ayan. Okay, so ito yung tunog nung pinaka bass, no? Once again, no ampli, no pedals, just the bass. P-bass. Closed tone, guys. Then open tone. Ang tuning natin, standard pa rin. So, standard from E, A, and D, then G. So, sa mga beginners, yun yung standard tuning ng ating 4-string bass. E, A, D, and G. Thank you.
first part of our video, Mosby. And si Mosby. Okay, so from the bass, going to our V8 Soundguard, pupunta sa ating audio and video. Yeah, for me, bass sounding, P-bass na P-bass siya, guys. For the price, sa specs, panalo pa rin. Dahil, mahogany yung kanyang body. And then, yung pinaka fretboard is real rosewood. For the price of, ito guys, for only 6,800 pesos. Kailangan mo lang din siyang ipa-full setup para mas ma-maximize yung playability ng mismong bass. And you can bring the bass to your trusted luthiers. Kaya malapit sa inyo, yung pagkakatiwalaan nyo. And if you want to know more about this bass, you can check the link below in our description. And syempre, for the setup, you can check also the link on our description. At kung bago sila sa ating channel, please like this video and subscribe now and click the notification para ma-notify sila sa ating mga bagong videos, unboxing, and how to fix tutorial. And see you guys! Thank you for your support! Ciao!